Hi mga Mi! Welcome back sa ating page. Ang makikita nyo sa video mga Mi ay kung paano ko nga gagawin yung roll method na walang stick tsaka merong stick. Bibigyan ko kayo ng sample tutorial mga Mi para may idea kayo dun sa mga baguhan. Dun sa mga datihan mga Mi, alam kong caring-caring nyo na yan. Baka sabihin nyo na naman mga Mi, ulit-ulit na naman itong video natin. Syempre mga Mi, ulit-ulit kasi may mga version tayo or mga video tayo na sobrang bibilis na. Syempre dahil video tutorial nga yung ginagawa ko sa aking page, syempre pagbibigyan natin yung mga nagre-request na medyo bagalan nga natin. Tapos syempre para makita nyo rin yung pinaka details. Yung bilang ng petals natin mga Mi ay 5, 4, 3, 2, 2. Attractive ako mga Mi sa color combination kaya naman 16 petals din naman mga Mi ang gagawin nyo kapag ayaw nyong i-combine ng ibang kulay. Yung iba mga Mi ay gumagamit lang ng 13 petals pero ako kasi mas bet ko talaga yung 16 petals. Basta kanya-kanya naman tayo ng gustong gawin mga Mi, pero ako tutok talaga ako dun sa alam kong mapapadali din ako. Noong nag-uumpisa ako mga Mi ay hindi ko rin talaga ito mag-gets. Alam nyo ang technique mga Mi, huwag nyong aalisan yung isang method hanggat hindi nyo na-perfect. Napansin nyo mga Mi, ulit-ulit lang din yung ginagawa ko kasi nga gusto kong tumutok muna hanggat hindi ko na-perfect yung isang method. Dito lang muna talaga ako tututok. Ganun din sa inyo mga Mi, sabayan nyo ako, huwag tayong magmadali. Darating din yung time mga Mi na marami na talaga tayong magiging alam na method. Syempre lahat tayo mga Mi dadaan muna sa grade 1. Uy, estudyante yarn. Basta ulit-ulitin nyo lang yung video mga Mi, tapos screenshot nyo kung hindi nyo magets yung talagang itsura niya. Ganyan yung magiging itsura niya mga Mi kapag napagdugtong-dugtong na nga natin yung mga petals. Ito mga Mi at tinuturo ko lang yung talagang naging experience ko bago ko nga natutunan itong mga bagay na ganito. Nakita nyo ba yung bawat petals mga Mi sa kulay? Talagang pagdudugtungin nyo lang siya. Kusa naman yan mga Mi na magdudugtong siya. Sasabay siya dun sa pattern. Pero make sure mga Mi huwag nyo masyadong hihigpitan yung hawak nyo ha. O hindi yan sa tulad ng iniisip nyo. Charis. Kapag nakita nyo mga Mi na nagdugtong na, saka nyo palang hihigpitan yung pinaka glue. Yung iba kasi talaga mga Mi ay sobrang higpit sa pagkakahawa. Kaya naman yung pagiging roll niya is talagang parang wala na siyang parang awang or ano bang tawag doon. Yan mga Mi, tapos na tayo dito sa roll method natin na walang stick. Kasi itong walang stick mga Mi ay kaya nating i-store yan sa kahit maliit lang yung space ng lagayan. Madali lang din naman maglagay ng stick mga Mi. Pero syempre mga Mi, tuturuan ko pa rin kayo nitong may stick para may idea na kayo kung talagang gagamitin nyo na yung gagawin nyo. Parehas lang din naman mga Mi yung pattern dyan na ang petals natin ay 16 petals. Tapos yung method natin is parehas lang din. Make sure mga Mi na yung pagkakahawak nyo lang talaga mga Mi ay hindi masyadong mahigpit. Uy, ulit-ulit. Yun lang kasi talaga mga Mi yung nakikita kong dahilan kung bakit hindi natin nagigets ito. Kasi nung umpisa talaga sobrang higpit yung pagkakahawak ko din sa ganyan. Ganyan yung magiging itsura mga Mi pag may stick na nga siya tapos ito yung wala. Tapos yung stick mga Mi ay doblihin lang natin ng glue para hindi siya gagalaw. Ganyan nga. Ito mga Mi, ito yung napakadaling method na maipapayo ko sa mga baguhan. Minsan aminin nyo mga Mi na may ugali din tayo pag hindi natin nagets is hindi na natin gagawin. Yung parang lilipat tayo sa ibang design. Huwag ganun mga Mi. Dapat pagtiyagaan nating matutunan bago tayo lilipat dun sa isang method. Yung iba mga Mi, lumilipat na kaagad sa realistic. Hindi nyo pa natututunan ito. Syempre, ito yung pinakamadali tas lilipat kayo dun sa medyo mahirap. Di lalo kayong mahihirapan mga Mi. Pero syempre, bahala kayo mga Mi. Ito is sa akin. Is idea lang. Experience ko lang din. Basta ang may papayo ko lagi ay huwag tayo nagmamadali mga Mi. Alam nyo yun mga Mi, na kapag may nakita nga tayo sa ating co-crafters na bago, ay yun na naman yung gagawin natin. Hindi pa tayo tapos sa ganito. Hindi pa natin na perfect. Pag ganun mga Mi, i-line up nyo lang siya dun sa mga susunod yung gagawin. Kapag nagets na natin ito mga Mi, ay may offer na natin ito sa mga client natin. Saka lang din tayo gagawa ng panibagong mga design. Lahat naman ng bagay mga Mi, pinaghihirapan talaga. Sa umpisa lang talaga tayo maninibago. Pero kapag ulit-ulit yung gagawin yan mga Mi, masasanay rin tayo. Yun lang mga Mi sa videong ito. Thank you for watching mga Mi. More benta to us.